Dapat mayaman na ako kaso. Okay lang yan. Looking for better riches. Hindi, basta at least napapakain mo yung sarili mo. Isa na namang episode ang hatid sa inyo ng Y School. Kasama sina Van, Micah, Yanni at Den, mga kapwa millennials at matalik na magkakaibigan simula pa noong high school. Halina't pakinggan ang kanilang makabuluhang usapan serye tungkol sa buhay-buhay ngayong panahon ng pandemya. What does life mean to you now that you're older? Ayan yung iniiwasan nating question. Yeah, so ano ang meaning ng life now that we're older? So I guess para ma-define natin, ano ba yung meaning ng life sa'yo earlier? And then what does life mean to you now that you're older? So siguro, I guess like 15 years ago when you were in high school, anong meaning ng life noon at anong meaning ng life ngayon? Ayun nga, simple lang. Balik tayo dun sa una nating usapan na parang happily ever after. Mm-hmm. Na after a certain age, pupunta ka sa college, magkaka-career ka, mag-aasawa ka, tapos bibili kayo ng bahay, magkakaroon kayo ng anak. Tapos parang mula nun, parang natapos na yung story mo. Mm-hmm. Diba? Kasi na-reach mo na yung happily ever after. Pero ngayon nga, natumanda tayo, na-realize ko na ikaw yung gagawa ng sarili mong destiny. Mm-hmm. So, ang simple lang naman ang meaning ng life ngayon, pursuit 'yun ng happiness mo. Tsaka ng purpose mo. Oo. Na yung mga bagay na 'yon, hindi ganoon kadali gumawa ng career, masyadong maraming tao, 108 na yata ang Pilipino. Well, worldwide, pero mga 100 million siguro kami dito. So, mahirap talaga ma-make it there. Ang bahay, sobrang hirap kahit bumili ka lang ng isang maliit na unit ng condo. Ano talaga, napaka-competitive dito ang world na to eh. Pero despite all of it, ang pinaka-importante eh, pumunta ka dun sa bagay na makakapagpasaya sa'yo. Mm-hmm. Na nakakalimutan yun ng mga tao kasi na-fixate tayo sa mga non-negotiables na yon. Mm-hmm. Na pag hindi mo napuntahan, hindi ka na masaya. Pero not realizing na hindi naman yung mga bagay na hindi naman yun ng tinanong mo ba sa sarili mo pag nagkaroon ako ng ganito, tapos hindi ko nakuha, bakit parang okay lang ako? Baka hindi mo naman talaga kailangan yun. Baka ikaw mag-forge ng sarili mong destiny. Yeah. Yun ang meaning ng life sa akin ngayon na tumatanda ako. Mm-hmm. Kaya ba? So, yan. Actually, wala akong clear life meaning when I was younger. I just tend to basic kung ano yung nakikita ko sa ibang tao, sa TV, na ganito dapat, magsipag ka sa pag-aaral para makakuha ka ng magandang, the right way supposed to be. But, although that's kind of what I followed also, try to get a stable job, be able to provide for myself and help my family. Pero ang definition ko ngayon ng self-fulfillment, kasi hindi ko rin naman na-reach yung at 30 I should be married already, start having a family, kids. Hindi ko siya na-achieve yung bagay na yun. If I would have followed the correct path or the right path. Pero ang sa akin, ang meaning ng life ko ngayon is to be to have a sense of purpose with what I'm doing. Yeah. In terms of career, even things that I do outside of my professional life. Mm-hmm. Family-wise, wala naman kasi akong masyadong commitment na hindi naman ako pamilyado, di ba? I just commit myself to helping my sister. Pero as a single person,
ano bang meaning ng life sa akin? Basta masaya ako na wala akong ano, wala akong on how I did my relationship with people around me or people who came and went. Sa akin, for me, like, kasi nung high school tayo, ang, well, meaning of life for me was actually to come here. Dahil, sabi ko, like, I'd be able to live a life na gusto ko talagang gawin. Yung hindi ba planado, yung hindi, ano. Kasi yun ang ayoko nung buhay ko noon eh. It's too planned. Alam mo yun na, oh, dito ka mag-aaral, tapos ganito yung perang makukuha mo, ganyan-ganyan, tapos ganyan. Ayoko nung ganun kasi unang-una, hindi naman yun yung buhay na gusto ko. Tsaka ayoko nung kinokontrol yung buhay ko. Which is, you know, I mean, in Filipino culture, ganun yung nangyayari, di ba? Kung sino yung nagbibigay ng pera, sila nagkocontrol ng buhay mo. So, ayoko nung ganun. Kaya, mas ginusto ko talaga, yeah, let's live like, you know, 10,000 miles away. Para, alam mo yun. So sa akin noon, ang meaning of life is like figuring out like paano ba ako makakatayo sa sarili kong paa. That was like my purpose pretty much, especially dun sa career na pinili ko is yung acting. Mahirap talaga yun. Mahirap kang kumita. So ngayon, like 15 years later, meaning of life is sa akin like ano ba yung klase ng legacy na maiiwanan ng acting career ko sa hindi lang sa buhay ko kundi sa mga sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin at sa mga taong yun sa industriya pretty much like ano, and I wanna leave like a bigger type of legacy, hindi lang yun oh he was able to work as an actor. Gusto ko naman na yung legacy ng acting career ko is nakagawa yan ng yun talagang magagandang pelikula, yun talagang napanood ng maraming tao, ganyan, or TV show, napanood ng maraming tao, so madami akong napasaya, napaiyak, or madami akong tao na napaisip tungkol dun sa buhay nila because of my work. So for me, sa akin, yun yung meaning ng buhay ko is like, how do I affect change with my chosen career? Kasi lahat naman tayo, kahit ano namang karera natin, we can affect change, pero I think a lot of us, hindi tayo masyadong intentional na ganun, di ba? So, di ba, alam mo, ikaw yan, gusto mo development finance, di ba? At some point, it's like you want, gusto mo makatulong dun sa ibang tao din na yung makapagsimula sila sa sarili nilang business, ganun, or, you know, and then ikaw, Mai, di ba, yung ang gusto mo is sa government, di ba? Gusto mo na yun ang way mo in your career, in your chosen path na to affect change. Yes. Sa tao. Yeah. Ano ba, Vera? Pero have you ever, guys, thought? Kasi we always have this image na you leave something, parang you leave a big impact in this world. But have you ever thought na, I mean, people will just come and go, including you, na... Oh, yeah. People, eventually, you'll be forgotten. So, parang, are you too driven about... making that huge impact rather than sometimes being contented with kahit na small contribution, still important no matter what other people would weigh it. Pero ano naman yun, goals naman yun. So kung hindi man siya mangyari, at least, di ba, nandun ka pa rin sa path na gusto mo na. So kung halimbawa ako, hindi man ako makapag-produce ng sarili kong pelikula or ganyan. So at least, like, I'm still working as an actor. Alam mo yun. Ako, ano, gusto ko nakakatulong ako eh. So, tuloy-tuloy lang, gumagawa tayo ng content dito sa ating, ano, dito sa... pangalan itong web, parang web series natin. At the same time, nagbablog ako kahit alam ko na wala naman halos nagbabasa. Pero para sa akin, ano, kung meron na ako natulungan na isa, hindi ko naman din intention na makatulong sa lahat o maging sobrang influential. Di kung maging ganun, okay lang. Di kung hindi, hindi din. Pero yes, sa akin lang, ano lang din, masasabi ko na gusto ko maging creator. Uh-oh. Yun yung ano, yun yung nakakapagpasaya sa akin. Oo. Saka, I think yun fundamental, yun yung muna yung fundamental na ano na kinoconsider mo before yung fame, before yung legacy. Kasi ano naman din eh, 'di ba? Ano pangalan nito? What is
paano ka naman makakarating doon kung itong mga maliliit na bagay hindi mo na-enjoy, yeah. Mm-hmm. At saka hindi mo natututunan yung kailangan mo matutunan to be able to handle a big legacy, di ba? Mm-hmm. So, yes. Kasi kagaya sa amin, sa ano, kung hindi ka maingat sa legacy mo at saka talagang, alam mo yun, talaga tinrabaho mo lang siya for pera, within 25 years, makakalimutan ka na kaagad eh. So, ibig sabihin, parang wala nang makakapanood ng pelikula mo, wala nang makakapanood ng TV show mo. So, yun yung mga taong nakakalimutan, ganun. Pero yung tingnan mo naman yung mga nagla-last, di ba? Yung mga nananalo ng mga award, ng especially ng Oscar, yun. Nagla-last sila kasi syempre yung pangalan nila nakalagay lagi sa almanac yun every year. Nanalo yan ng Academy Awards. So, ibig sabihin, kung maghahanap ako ng pelikula, kilala ko tong taong to, nanalo to ng awards. Natatakot ka ba yun, mag-fade away balang araw? Ah, hindi naman. Hindi naman. Kasi naman kumita ko. Ikaw alam ko na yung sa'yo eh, si Diane. Oo. Hindi naman. I just ask that question. Kasi parang bawat, most, obviously, everyone wants to make a huge impact. Hmm. Pero sometimes you can just live a life na ano eh, na... Simple, hindi malaki yung effect, but you could have a huge effect to one or two people, and that makes sense already for me. Mm. Wala lang, kasi for me ha, I always think of my mom eh, na I'm sure hindi naman siya yung, in terms of career, nag-iwan ng sobrang laking legacy and all, but you know, everywhere I go, kapag nalaman nila na anak ako ni Alice, they would, wow, ito pala yung anak niya. Parang, ano, kahit na wala na siya, I'd always hear good things about her from that person. And they would respect me or treat me well just because they like my mom. Mm. So, parang hindi naman siya, she didn't even live a very impactful life na meron siyang sikat na movie or may sikat na libro na na-publish. Pero, just living her life as a good mom, a good exceptional, I would say, and dedicated worker. Wait lang. Parang for me, it's a life. It's a meaningful life. It's a well-lived life. Mm-mm. Yeah. And somehow, parang ganun lang din yung gusto ko sa sarili ko. Basta, ang importante sa akin siguro ngayon is I would be able to do the things na gusto ko ma-experience. Like, I wanna do sports. No, I can still do sports. Na kahit na siguro tumanda ako at 40, kaya pa rin siguro ng mga long distance endurance sports, diba? Parang sa akin, ano na yun, life well lived. And kapag may mga na-influence ako na tao na na-inspire sa mga ginagawa ko, masaya na ako. Oh. Like I tend, 'di ba? Yun lang naman laman ng social media ko, 'di ba? Yung mga sports and active lifestyle. Pero marami na ako nakukuha. Hindi naman sobrang dami, pero may mga nakukuha na akong feedback na na-inspire sa ginagawa ko na I would get feedback na yeah, na alam mo kasi dahil ginawa mo 'yon, kaya gagawin ko din 'to. Mm-hmm. So parang for me that's already a meaningful way of living life.